Good morning mga kamalikmata. Kumusta Sir Van? Ako ulit ito, si Ryan. Kwento ko lang yung nangyari sa bahay ng pinsan ko. Dahil dito muna ako nakikitulog. Inampun muna ako ng pinsan kong si Dominic. Kasi natatakot sila na silang magkapamilya lang ang magkakasama sa bahay nila. Dahil nagpaparamdam daw si Tito Domingo. Yung tito kong namatay. Noong first week after ng libing ni Tito Domingo, ay wala namang nangyayaring kababalaghan. Pero ngayong malapit na ang 40 days ni Tito Domingo, ay nagsimula na siyang magparamdam. Actually, this week po siya nagparamdam. Nakaugalian po kasi ng asawa ni Tito Domingo na mag-alay ng pagkain at sigarilyo sa altar nila para daw yun kay Tito Domingo. Understandable naman yun, Sir Van. Kasi ganun ginagawa ng iba. So, yun na nga. Noong Monday ng gabi, ay nag-alay si Tita ng pagkain at sigarilyo para kay Tito. Then, noong alas 11:30 ng gabi, habang naglalaro kami ng Mobile Legends sa salas ni Dominic at ng kapatid niya, naamoy ng kapatid niya na amoy sigarilyo. Pagkatapos niyang sabihin na may naaamoy siya, ay dali-dali kaming pumunta sa altar. At nakita namin na nasindihan na ang sigarilyo sa altar. Agad namang tinapo ni Dominic yung sigarilyo sa may tubig. At tinanong niya ang mama niya kung sinindihan ba yung sigarilyo bago ipunta sa altar. Pero ang sabi ng mama niya ay hindi. Dahil baka makasunog daw. Na totoo naman. Dahil marami pa naman ding Santo Niño sa altar nila. Pagkatapos po ng Sir Van, ay nagdasal kami. Natatawa pa nga ako sa pinsan ko dahil panay sabi siya na huwag daw silang takutin ng papa niya. Kahapon naman ay pumunta yung pinsan naming si Kiko. Nakilaro sa amin ang ML at nakitambay lang dun sa may duya nila. Noong mga alas 6 ata yun ng gabi ay nag-alay na naman ng pagkain at sigarilyo yung asawa ni Tito. After naming kumain ay pumunta na kami dun sa tambayan. Doon sa duya nila Dominic. Nagpaalam namang may bibilhin lang si Kiko sa tindahan. Kaya umalis muna siya. Then noong alas 8 na, ay bumalik si Kiko na may daladalang isang kahan ng sigarilyo. At pagpunta niya sa amin ay agad niyang sinindihan ng sigarilyo. Nagtaka naman kami ni Dominic dahil sa pagkakaalam namin ay hindi naninigarilyo si Kiko dahil may asthma ito. Kaya tinanong namin siya kung bakit siya naninigarilyo at inasar pa namin siya na isusumbong sa mga magulang niya. Pero pagkatapos nun ay sinamaan kami ng tingin ni Kiko. Maotoridad namang inutusan ni Kiko si Dominic na hilutin daw ang paa nito dahil sumasakit. Nagtingin na naman kami agad ng pinsan ko at narealize na namin ang nangyayari kay Kiko. Agad naman akong pumasok sa bahay nila Dominic. At sinabi kay Tita na sinasaniban si Kiko. Kaya agad naman siyang lumabas at inutusan ako na tawagin ko si Mama para kasama niyang mag-asikaso kay Kiko. Pagkatapos noon ay sinabi ni Kiko, which is si Tito Domingo, na bakit daw pinatay yung sindi ng sigarilyo niya noong Monday. Gusto niya lang naman daw manigarilyo. Kaya ngayon daw ay uubusin niya yung isang kaha bago daw siya umakyat. Habang hinihilot naman ni Dominic yung paa ni Kiko, ay naiiyak siya. Kaya ako naman ay hinahagod ang likod niya para kumalma. Sabi pa ng asawa ni Tito ay tama na raw yung paninigarilyo niya. Kasi yung sinaniba niya ay may asthma. Kaya baka kung mapano raw. Nagpaalam naman si Tito Domingo at sinabi niyang namimiss niya na yung pamilya niya. At humingi rin siya ng tawad dahil sa mga kasalanan niya. Yung mga pambababae niya dati. Nag-aiyakan pa silang magkakapamilya. Kaya naiyak na rin ako Sir Van. Dahil nakakahawa yung iyak nila. Matapos po ng sanib na pangyayari, ay mahimbing ang tulog ni Kiko. Kaya ngayong umaga ay tawang-tawa kami sa kanya. Dahil yung labi niya ay umitim. Init-hit ba naman kasi yung kalahating kahan ng sigarilyo. Ang kwento naman ni Kiko sa amin, noong pabalik na raw siya sa tambayan, ay nakita niya si Tito Domingo sa may puno ng mangga. Tuloy-tuloy lang daw siya na parabang hindi niya nakikita si Tito Domingo.
Pero nawalan siya ng malay noong malapit na siya sa bahay nila Dominic. Kaya ngayon na may sindi ulit ang sigarilyo sa may altar ay nilalagay namin sa isang maliit na parang mangkok para doon malaglag ang upos ng sigarilyo para hindi na ulit sumanib si Tito dahil nakakatakot. Pero mas nakakatakot sa masasaniban niya. Sana mabasa niyo itong experience ko, Sir Van. Nakikinig na rin yung mga pinsan ko sa channel niyo na impluensyahan ko. Maraming salamat ulit, Sir Van. Magpapadala ulit ako kapag nagparamdam si Tito Domingo. Sir Van, itago nyo na lang ako sa pangalang Ben. Share ko lang itong experience namin ng girlfriend kong si Ashley. Hindi niya tunay na pangalan. Noong minsang nag-makeout kami sa kagubatan. May pinuntahan kasi kaming birthday party na malapit din lang naman sa bahay namin. Pero yung bahay ng tropa ko ay malapit din sa gubat. Parang kapag lalabas ka sa gubat, ay may daanan dun na one way. Tapos talagpasan mo lang yung dalawang bahay. At yung pangatlong bahay ay yun na yung bahay ng tropa ko. Lumakad na po kami sa kagubatan. Alam ko naman po yung dadaanan dahil madalas akong tumatambay sa bahay ng tropa ko. Nang makarating kami doon, ay sinalubong kami ng tropa ko at pinapasok na sa loob para kumain. Maganda at maayos naman yung naging takbo ng party. Magarbo dahil nag-iisang anak na lalaki lang naman ng tropa ko. Kaya pinaggastusan talaga ang 21st birthday niya. Alas 12 na nang mapagpasyahan naming umuwi ni Ashley. Dahil lasing na rin ang girlfriend ko. At ako naman ay medyo tipsy lang. Pinagbalot pa kami ni tita ng pagkain para iuwi sa bahay namin. Nagalok pa nga yung tropa ko na ihatid kami. Pero sabi ko ay dadaan na lang kami sa gubat para shortcut. At kaya ko pa namang maglakad ng diretso. Nang nasa kalagitnaan na kami ng gubat, ay biglang nag-init ang katawan ni Ashley. Kaya tumigil muna kami at yung pagkain ay sinabit ko muna sa sanga ng malaking puno na pinaghintuan namin. Doon na namin ginawa ang pagpapasarap. Nang mapatingala ako dahil sa sarap, ay napansin kong may umuusok doon sa bandang taas ng puno. Bumagal naman ang galaw ko habang inaaninag kung ano yung umuusok sa itaas ng puno. Nang mainis si Ashley at sinabi kong may tinitignan ako sa itaas ng puno dahil may umuusok, napatingin na rin si Ashley at mababakas mo ang takot sa mukha niya. Dali-daling nagbihis si Ashley at hinila ako. Takang-taka naman ako sa inasta niya, kaya muli kong tinignan yung nasa taas ng malaking puno. Mas bumilis po ang takbo naming dalawa dahil isang malaking nilalang ang nakita ko. Mapula ang mga mata at tumatawa pa ito habang nagbubuga ng usok. Hingal na hingal po kaming nakarating sa bahay namin. Nagtatawanan pa kami dahil pinapanood kami ng kapre habang gumagawa ng literal na kababalaghan. Noong kinabukasan naman po noon, ay biglang nilagnat si Ashley. Nanginginig pa ito at sobrang init po ng buong katawan niya. Pinainom ko naman siya ng gamot. Pero hindi pa rin bumababa ang lagnat niya. Kaya sinabihan ako ni mama na dalhin ko siya sa albularyo kay Mang Ernesto. Dali-dali naman kaming pumunta kay Mang Ernesto kasama si mama. Agad namang tinawa si Ashley at ang sabi ni Mang Ernesto ay napagkatuwaan daw kami ng kapre at natipuhan niya si Ashley dahil nakita raw nito ang hubog ng katawan ni Ashley habang may ginagawa kami sa tirahan ng kapre. Nagulat naman si mama sa nalaman niya at pinagalitan ako. Dahil pwede naman daw sa bahay gumawa ng milagro, pero sa gubat pa kami nagmilagro. Pinayuhan ako ni Mang Ernesto na pumunta sa tirahan ng kapre at humingi ng tawad dahil sa kalaswaan na ginawa namin ng girlfriend ko. Sasamahan naman daw ako ni Mang Ernesto para magdasal na tigilan na kami ng kapre. Nagalay naman po kami ng isang buong manok at isang kahanang sigarilyo sa malaking puno at humingi na rin ng tawad.
Nang matapos magdasal si Mang Ernesto, ay umuwi na rin ako sa bahay namin. Nadatnan ko po si Ashley na nasa kusina na at kumakain. Sobrang sigla na rin po niya. Parang nagdahilan lang siya dahil parang bula na nawala ang mataas niyang lagnat. Ang sabi ng girlfriend ko ay noong makauwi kami galing sa party at gumawa ng kababalaghan, ay napanaginipan niya na gustong makipagtalik ng kapre sa kanya. Pinipilit daw po siyang halikan pero nagpupumiglas siya. Kaya noong kinaumagahan daw po noon ay sobrang sakit ng katawan niya at sobrang init na rin po niya. Mabuti na lang at napakiusapan ng kapre at hindi na kami ginambala. Ngayon kapag pumupunta kami sa bahay ng tropa ko ay hindi na kami dadaan sa gubat para mag-shortcut. Maglalakad na lang kami sa kalsada kahit na malayo ng kaunti yun papunta sa bahay ng tropa ko. Lesson learned na rin po sa amin na mas ligtas na sa bahay magmilagro kesa sa kagubatan dahil baka may kapre na palang nanonood sa ginagawa nyo. Maraming salamat, Sir Van. Sana maintindihan at mabasa nyo ang experience kong ito. Ako po si Leo, isa sa silent listener ninyo. Hello po mga kamalikmata at sa inyo rin, Sir Van. Lagi po akong nakaabang sa bawat upload nyo ng horror stories. Naisip ko na magpadala rin ng karanasan ko para ma-narrate nyo ito sa channel nyo. Dati po akong cigarette vendor noong 17 ako at natutunan kong manigarilyo noong 19. Naging banding po namin ni Lolo na umit-hit ng sigarilyo pagkatapos kong magbenta. Ang sabi pa ng Lolo ko ay manghako raw ako na huminto na sa paninigarilyo kapag namatay siya. Biniro ko pa si Lolo na matagal pa akong maninigarilyo dahil matagal din siyang mamamatay. Pero noon ay bigla siyang nawala dahil meron na pala siyang sakit sa puso pero hindi niya sinasabi sa amin. Sa lamay ni Lolo ay ako ang tagabantay. Lumalabas lang ako kapag maninigarilyo. Panay hit-hit buga lang ako noon. Nang maramdaman kong naiihi ako, ay sa labas na lang din ako umihi. Pero nang pagbalik ko sa bakuran namin, ay nawala na yung isang kahan ng sigarilyo ko. Kaya tinanong ko yung mga taong malapit sa pwesto ko kung may nakita ba silang sigarilyo na isang kaha. Pero wala naman daw silang napansin. Pagkabalik ko sa loob, ay napansin kong may isang sigarilyo na nakapatong doon sa kabaong ni Lolo. Nagtaka naman ako dahil bakit nandun yung yosi ko. Pero napag-isip-isip ko na baka nilagay ni Nanay yon bilang alay kay Lolo. Ilang araw po naging ganun ang routine ng paggawala ng sigarilyo ko. Pero noong ililibing na si Lolo, ay nakita namin na nasa ilalim ng kama niya na nandoon yung mga kahan ng yosi ko. Inamin naman ni Nanay na siya ang naglalagay ng isang sigarilyo sa ibabaw ng kabaong ni Lolo bawat gabi ng lamay para daw matakot ako at tumigil na sa paninigarilyo. Pero hindi naman ako natakot. Kaya tinanong ko po si Nanay kung siya rin ba ang naglalagay ng mga yosi ko sa ilalim ng kama ni Lolo. Pero ang sabi niya ay hindi. At wala siyang alam na nandoon pala yung mga kahan ng yosi ko. Pagkatapos mailibing ni Lolo, ay napanaginipan ko siya. Nasa terrace lang kami kung saan kami tumatambay na manigarilyo. Nakatalikod lang si Lolo sa akin at sinasabihan ako na tumigil na sa paninigarilyo. Biniro ko naman si Lolo na malusog ako. Pero pagharap niya sa akin, ay kitang kita ko ang inuud niyang baga. At galit na galit si Lolo habang sinasabihan ako na itigil na ang paninigarilyo. Nang magising ako ay ang dami kong sugat sa kamay. Para bang pinaso ako ng yosi habang tulog ako. Itinigil ko na ngayon ang pag-yosi dahil sa panaginip kong yon. At nagkaroon na rin po ako ng sakit. Pero ngayon naman ay nakaka-recover na ako. At hinding-hindi na maninigarilyo. Kaya sa mga kamalikmata dyan na malakas mag-yosi, hinahinay lang para hindi madurog ang baga. More listeners to come sa inyo, Sir Van.
Maraming salamat po. Nangyari itong experience ng pinsan ko noong dumating yung mga pinsan ko galing sa Cavite. Hindi naman ako apektado, Sir Van. Pero si Kia na pinsan ko ay siya ang pinaka-apektado. Bakul kid kasi ang pinsan kong yon, porque rich kid ay ang yabang na at ang taas ng tingin sa sarili. Asar na asar nga ako noong dumating yun sa bahay namin. Panay utos, parang ako naging alalay niya. Kaya siguro malala rin ang nangyari sa kanya dahil sa ginawa niya. Dumating ang mga pinsan ko galing Cavite dahil nakifiesta sa bayan namin at nagbakasyon na rin. Pagkatapos ng piyesta ay nagwalwal muna kami. Gumala kung saan saan at nakidayo na rin ang basketball dahil panay lalaki kami at saktong magagaling ang mga pinsan ko sa paglalaro ng basketball. Nang gumabi na ay umuwi na kami sa bahay. Pero huminto muna kami sa tindahan para bumili ng alak para inumin. Mag-aalas 9 na noong nagsimula kaming uminom. Pumuesto kami dun sa gilid ng bahay para hindi kami makita na nagiinuman. Dahil ang harap ng bahay namin ay kalsada na at yung sa gilid-gilid ng bahay ay may puno ng suha at mangga. Perfect para sa spot ng inuman. Pero ang pinakadil lang dun ay may punso sa gilid ng mangga. Medyo tipsy na po yung iba kong pinsan nang maitumba na namin ang dalawang Alfonso na malaki. Pero noong pangatlong alak na ng Alfonso ay nalasing na sila. Ang tataas kasi ng tagay nila kaya nalasing kaagad. Si Kia na mayabang ay mas lalo pang yumabang. Pinagpapaso niya yung punso ng sigarilyo niya habang tumatawa pa itong humihit-hit. Inuutosan niya pa akong videohan siya na ginawa ko naman para may makita ang mga magulang niya kinabukasan. Nang hindi makontento si Kia na pagpapaso sa punso, ay doon naman siya umihi para daw madiligan ang punso. Pinigilan ko naman siya, Sir Van, pero malaki talaga ang ulo kaya hindi nagpaawat. Sinabihan ko siya na baka magalit ang mga nakatira doon, pero tumawa lang siya at humit-hit ulit ng sigarilyo. Matapos manigarilyo ni Kian, ay doon niya pa itinapon yung upos ng sigarilyo niya at yung sigarilyo mismo. Pumasok na rin naman siya sa bahay at humiga sa sofa. Lasing at pagod sa pagiging wild niya. Kinabukasan noon ay sobrang namaga ang labi niya at ang daming namuong pantal sa iba't ibang bahagi ng katawan niya. Ang mas malala pa ng Sir Van ay parang nalantay yung ari niya. Para bang yung talong nasira na kulubot na ganon. Ganon na ganon daw yung ari ni Kian, sabi ni Papa, Sir Van. Nag-iiyak naman si Kian nang maramdaman niya ang sobrang sakit sa bawat galaw niya dahil sa pantal niya. Para daw siyang pinapaso ng Yossi dahil sa pantal niya. Pinanood ko naman kay Papa, Tito at Tita yung video ni Kian na pagiging well niya noong kinagabihan noon. Galit na galit naman yung mga magulang ni Kian dahil sa actions niya towards sa punso. Pinagmumura pa ni Tito si Kian. Naaawa naman ako sa pinsan ko, pero deserve niya naman yun. Kasi consequence rin naman niya yun ng wild actions niya noong kinagabihan ng inuman namin. Nagsuggest naman si Papa na ipunta si Kian kay Aling Lita at Mang Tonyo, mag-asawang albularyo. Dahil kilala ito sa amin bilang manggagamot. Malalakas silang manggagamot, Sir Van. There's a one time na pinagaling nila yung nahawaan ng pagkaaswang. So, dinala nila agad si Kian sa bahay nila Aling Lita at Mang Tonyo. Nahulaan naman ni Aling Lita kung bakit sila nandun. Dahil daw sa punso na sinira ni Kian. Ang sabi pa ni Mang Tonyo ay galit na galit yung maitim na duwende dahil sa pinaggagawa niya. Mahirap daw pakiusapan yung maitim na duwende. Dahil except daw sa galit nila kay Kian, ay masama rin daw ito. Kaya ganun na kalala ang naging ganti nito kay Kian. Sinabihan ni Aling Lita na mag-alay sila ng sweets or candies. Then ulam at lana or langis sa may punso.
Ginawa naman agad nila yon. Kaya na-extend ang pag-stay nila Kian sa bahay namin. Habang tumatagal, ay nagnanana na ang labi ni Kian. Ganon din ang pantal nito sa iba't ibang katawan. Pinuntahan naman namin ni Papa at ng mga magulang ni Kian yung mag-asawang albularyo at dinala sa bahay. Agad naman akong nakiusyoso sa mga nangyayari. Dinasalan ni Aling Lita at Mang Tonyo ang punso. Pagkatapos puno na ay lumuhod sila at humingi ng tawad sa nakatira doon. Kinuha din nila ang langis na inalay at sinabi na ipahid lang daw ito sa katawan ni Kian para hindi lumala ang pagnanana ng mga pantal niya at ang labi ni Kian. Sinabihan din sila na dapat paliguan si Kian ng dahon ng bayabas at atis para malinis ang mga sugat niya. Ang sabi rin daw sa kanila ng duwende ay matatagalan pang gumaling si Kian dahil nasugatan daw ang duwende dahil sa upos ng yosin ni Kian na itinapo niya sa punso nung naging well siya. Ilang months din nagstay sila Kian bago siya gumaling. Around 2 months ata yun nang maging fully recover siya. Pero yung mga peklat niya ay hindi na nawala sa iba't ibang bahagi ng katawan niya. Yung labi naman niya ay bitak-bitak at nagbabalat. Hindi na kagaya ng dati na kissable lips siya. Inihinto na rin daw niya ang paninigarilyo. Dahil noong sinubukan niya ay parang napaso daw yung labi niya. At kapag hihitit siya ay hindi siya makahinga dahil sa usok na nasa loob niya. Marami ang nagbago kay Kian after that. Sa itsura niya, sa pagkawala ng bisyo niya at ang malala ay pagbabago sa ugali niya. Mabait na siya, then aware na sa mga creature na hindi nakikita. For me, siguro maganda na rin yung nangyari sa kanya dahil baka doon niya lang makukuha ang dapat na lesson niya sa buhay. More stories to share, Sorban. Looking for 100k subscribers sa inyo. Keep it up, Sorban. Maraming salamat din po.